Labi, blessed day and welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo every time may upcoming video po tayo. Ayan, ngayon po magluluto naman po tayo ng tinolang manok. Simple lang. As usual, konti lang po uli ang lulutuin ko dahil maliit pamilya lang nga po kami at ako naman ay hindi nga kumakain ng karne, patikim-tikim lang. Ayan, konti lang lulutuin natin. Ito yung peche na natira lang natin sa kinataang ampalaya. Hindi ko lahat nailagay. Ayan. Tapos meron din tayong seasoning, may paminta, magic syrup, patis, ayan, at bechin. Ayan. Naulit ko po, simple may bahay lang po ako, hindi po professional. Pineplex ko lang po sa inyo ang simple kong pamamaraan ng aking pagluluto. Okay, simulan na natin. Tara, samahan niyo ako ha. Ayan mga B, mag-isa na tayo ng luya. Inuna ko ang luya. Konti lang ang nilagay kong luya. Kasi ito lang yung natira ko ding luya nang nagluto ako ng ginatang ampalaya. Lagay naman natin ang bawang. Sarap ng amoy ng luya, no? Ayan. Ang sarap, sarap. Tapos susundan natin ang sibuyas. Sabay-sabay na yan mga bi. So, ibang nagluluto pagka sa mga bawang sibuyas, luya, talagang naka-high fire sila, di ba? Ang bibilis, yung magagaling na cooker, magagaling na chef cook. Naku, ang bibilis sa ganun, no? Yung mga naka-high flame sila. Hindi takot sa talamsik. Ayan. Ang sarap ng amoy. Grabe. Ang amoy kumakapit sa atin. Joke. Amoy na naman sa kapitbahay natin mga bee. Pero yata ako hindi nagayat. Why? Same na. Ano na rin yan. Okay na yun. Ayan. Lagay natin ang manok. Ayan. Lagay natin mga bee. Ay, sarap ng amoy. Lagyan natin ang magic syrup. Naku, sarap ng amoy. Lagyan natin ng konting patis, mga biyang. Sarap. Tapos, bayaan natin siyang bayaan lang natin siya dyan. Halu-haluin lang natin. Sarap ng amoy, ano? Pag tinola. Yung luya nagdadala, no? Kung gusto niyo na medyo maangang, lagyan ng maraming luya o kaya sa sili kayo bumawi. Depende kung sa luya kayo babawi o sa sili. Ako minsan, sili or paminta. Pag wala akong sili, dinadamihan ko nila ng paminta para humanghang. Depende po yung sa inyo, optional lang naman yun. Sa akin naman eh, suggestion lang. Dahil pag ako minsan walang sili, ay, nadaan ko lang sa paminta. Ayan, pag ganyan na yung texture ng ating manok. Sarap ng amoy. Konti lang po talaga niluto ko kasi minsan po hindi dito kumakain ng mga anak ko talaga. Kaya ginagawa ko yung mga ano lang. Yung tama lang para hindi matapon. Ayan, pag ganyan na po yung texture, lagyan natin ang pampalambot. Sarap na amoy. Eh mga binag-aduli ako ng water. Depende sa ang tubig, depende po sa inyo kung gusto nyo maraming sabaw o konti lang. Ayan. Nagdag tayo ng paminta. Kanina, naglagay tayo ng magic syrup. Ngayon, paminta at saka yung sili. Ayan! Tapos, pakukuluin lang natin siya. Ngayon, takpan natin. Hintayin natin siyang kumulo hanggang sa lumambot. Balikan natin siya mamaya, mga bi. Sarap na naman ang ulam natin, mga bi. Talo-talo na naman ang kanin lamig nyo. Hi, ubos na naman ang kanin nyo sa rice cooker at sa kaning lamig. Okay, balikan natin siya mga bi. Sarap ng ulam natin kasi tamang-tama umuulan-ulan ngayon. Higop tayo ng mainit na sabaw.
Masarap itong iserve ng mainit pa mga bidi. Tapos mainit din ang kanin. Naku, ang sarap. Makakalimutan nyo talaga pag dadiet nyo tulad ko. Okay, balikan natin siya mga bidi. Grabe, ang kulo. Yan. Maya-maya luto na to mga bidi. Check natin kung malambot na. Maya-maya pa. Ang sarap ng amoy ng ulam natin mga bee. Ang sarap, sarap. Baya natin lumambot mga bee. Wait pa tayo. Yan mga bee, tingnan natin. Naku, pwede na. Lagay na natin ang ating pechay. Go-go na yan. Igo-go na yan. Yung pechay ko po yung natira ko lang po yan. Nung nagkatapo ako ng tilapia, di ko nga po na itodo. Yan. Kaya di na ako bumili sa labas. Di na rin po ako bumili ng additional lagulay. Kasi nga umuulan nga po kanina. Tinabad ang peslak. Okay naman po ito. May tatayo na natin ang tinola natin. Ayan. Tikman ko lang sandali. Lagi ko sinasabi mga bi, okay lang na matabang sa patis o sa asin. Basta, wag lang maalat. Mahirap kasi pag maalat, diba? Pag patabang, pwede itong magsausawan. Sarap. Ayan, ilang sandali na lang mga bi. Luto na to. Lagyan natin siya ng bechin. Ligyan natin ng betsin. Ang sarap. Sarap naman ang ulam na naman. Nagpalit ako ng sandok mga bi. Kasi syempre, kailangan natin matikman. Kalibasa, dadalawa yung siling maliit. Hindi ko na nakita. Nasa ilalim na siguro yung sili natin. Wow, ang sarap mga bi. Grabe. Ay, ang gulay naman, sandali lang to, luto na to. Okay mga bee, luto na ang ating tinolang manok. Sarap. Sarap-sarap na naman ang ulam natin mga bee. Okay, God bless mga bee. Keep safe. Bye-bye for now. Luto na.